So yan guys, ito na po yung nabili nating puso, dalawang piraso po. So ang gagawin natin ito ay sasaksakin natin to. Bali hiwain doon natin ng maliit. Saka natin lulutuin. Yan guys, umpisahan na natin. Ganito po yung gagawin natin dito. Durogin natin siya hanggang saktan. Ayan guys. Hanggang na maubos siya guys. Ililipat po natin dito sa lalagyan na may tubig. Ayan guys. Ayan guys, nalipat na. Maganda dito kasi may tubig na. At continue tayo. At matapos na rin itong isang piraso, at ang isusunod natin yung isang piraso naman na puso. Guys, ito na po yung natira. At itatapon na natin to. Ito namang isang piraso. Ang hirap to guys kasi ano, liitin. Kailangan magtsagaan. Yan guys, malapit nang matapos yung pangalawang piraso. Ang isusunod naman natin dito guys, maglalagay po tayo ng asin at pipigain natin para yung lasa ng puso at yung pait ng puso malalabas. Ito na guys. So ito na guys, maglalagay po tayo ng asin at pipigain natin to para yung upload ng puso matatanggal. So ano to guys, gagawin na natin. Ganito lang proseso ng pagluluto ng puso guys. Lagyan na ng asin at pipigain. So yan. Ito na pong itsura ng ating puso. Yan guys, mamaya hugasan pa natin yan ng tubig para mas malinis pa talaga. So ayan guys, ito na po yung kabuuan ng ating lulutuin ngayon. So ito na po yung ating puso kanina na chinap lang ng maliit. Ito po ay gata, yung tinatawag natin na bulinaw. Mayroon tayong okra. At saka mayroon tayong dahon ng saluyot. Red bell pepper. Onion. At saka mayroon po tayong dahon ng sibuyas. And tinatawag natin
luya or ginger. So yan guys, pwede natin umpisahan ang pagluluto. Kung ready na kayo, tara, magluluto na tayo. So ito na guys, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Unang-una, maglalagay lang tayo ng ating gata sa ating lutuan. Takpan natin to at hintayin natin kumulo yung ating gata. So ayan guys, kumulo na yung ating gata. Ang isusunod naman natin ilagay yung ating luya. At saka yung ating lemon rice. Hindi ko po ito napakita kanina kasi medyo nahuli siya. So, ito po yung ating ilalagay ngayon. So ito na guys. Isusunod na po natin yung ating puso. Ayan. Mix natin. At lulutuin pa natin to ng 5 minuto. Tatakpan muna natin to. Antayin natin ng 5 minuto para maluto yung ating puso ng saging. Tapan natin guys. So ayan guys, kumulo na at lulutuin pa natin to ng ilapang minuto kasi medyo ilaw pa yung ating puso. Ayan guys, takpan muna natin ulit guys para maluto pa yung puso natin. Puso ng saging. I mean puso ng saging. So ito na po guys. Medyo luto na po yung ating puso ng saging. Maglalagay na po tayo ng okra. Isasama na rin natin yung ating dahon ng saluyot kasi itong dahon ng saluyot magtagal itong ano, tawag natin na malata. Ayan, bagyan din natin po di konti. Mix natin. So, ayan guys. At isasama na rin po natin yung ating bulinaw, yung tinatawag natin na bulinaw. Ito po ay pwede ring pituhin at pwede ring idiretso na natin ito. So, ngayon, wala na po tayong oras. Idiretso na natin ito. Pwede naman, wala, bahala na kayo, wala na problema. Ito na guys, maglalagay na tayo. Ayan. Ayan. Medyo maamoy-amoy na. So ayan, takpan na natin muli. Para maluto yung ating okra. So ito na guys, medyo malapit nang maluto yung ating puso tsaka yung okra. Maglalagay lang po tayo ngayon ng asin. So simplahan na natin to guys. Maglalagay tayo ng asin.
kayo seasoning. Mix po natin para mahalo yung ano, sasalit ilalip. Medyo luto lang po yung mukha natin. So ang isusunod na natin ilalagay ay ating red bell pepper at saka yung onion natin. Ayan guys, haluin natin. Ayan guys, pwede na natin itong tikman para masip natin kung anong kamang tiplada. Mga guys, video ko lang parang asin, mag-add ko tayo ng asin, unti lang. Ayan, at ilang minuto lang ilalagay na po yung ating dahon ng sibuyas. Yung panghuli nating ilalagay, dahil luto na to, ilalagay na natin yung ating dahon ng sibuyas. And yes, so yun guys, luto na po yung ating binataang puso ng saging. So pwede na natin tong pamigay sa kapitbahay.